So, halimbawa, kasal na tayo, di ba? Kunyari, nagsasama na tayo. Ano gusto mong negosyo natin? Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas, at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? Well mga kaibigan, sa araw na ito isang namang panibagong reaction video ang ating ibibigay. At syempre, ang ating pong bibigyan ng reaction ay itong napaka-trending na love team ni Bong at Claresa, ang taong rasa na iminahal at inibig at nais pakasalan ng isang OFW sa Hong Kong. Ito na nga po mga kaibigan, ang latest video nila, ibigyan natin ng reaction. Ito yung panahon na nag-usap-usap ang mga lahat ng mga kagwang, asawa ng kagwang, si Bong and then si Kabusiness. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, along the way habang pinanunood ko yung video, may isang bagay ako na nakita kay Bong. Ito yung gusto natin bigyan ng diin. Panoorin natin ang bidyong ito. Minahal ko ako. Bakit minahal mo ako? Alam niyo po mga kaibigan, nung narinig ko yung tanong na yan ni Bong, bakit minahal mo ako? Sobrang nagulat ako. Bakit? Kasi nakita ko na indicator yan na sobrang laki na ng pinagbago ni Bong. Kung dati nakatago ang kanyang damdamin, kung dati ayaw niyang magsalita, kadalasan sa kanyang mga expression na sinasabi kapag tinatanong ay sa akin na lang yon. Di ho ba? Kung ating masusundan ang mga previous videos, sinasabi niya lagi kapag tinatanong siya ni Kabusiness, sa akin na lang yon. Kumbaga, hindi siya naglalabas ng kanyang damdamin. Tinatago niya. Pero mula nang dumating si Claresa sa buhay niya, nakita natin na lalong nadagdagan ang kanyang kumpiyansa at nagkaroon ng pagkakataon na mabuksan ang kanyang kamalayan at mas maging matalas ang kanyang kaisipan. Hindi ho, kumbaga sa isang katulad ni Bong, ay nakakagulat po ang ganitong klaseng tanong, bakit mo ako minahal? Nakita ko rito yung parang nagsisiguro si Bong kung ano yung magiging sagot ni Claresa. Dahil marahil, batid ni Bong ang kanyang kalagayan mula sa kanyang pinagdaanan. Dahil di ba? Nakita lang naman ni Kabusiness at Mrs. Kabusiness si Bong, isang taong rasa na nangangalakal. At ang pagbabago ng kanyang buhay ay dumaan sa tinatawag na roller coaster, ups and down. Binago ni Kabusiness, bumalik sa bisyo, ipinasok sa rehab, inilabas dahil akala maayos na bumalik uli sa kanyang komunidad, nakipag-inuman, talagang bumalik siya sa bisyo, pero all of a sudden, nang ibinigay ni Kabusiness ang kanyang bahay, ang kanyang hinihinging babuyan, eh ito na ngayon, may dumating pang isang Claresa na nagbigay gabay, ilaw sa kanyang tinatahak na landasin ngayon. At malapit na po ang pag-uwi ni Claresa. Well, I do believe mga kaibigan, base sa usapang ito, tila nasisilyuhan na ang relasyong ito. Nasisilyuhan na itong relasyong ito at papunta na ito sa pag-aasawa. At dito, nakita natin yung pinakamataas, lumabas na po ang pinakamataas na kumbaga kamalayan, yung higher thinking skill ni Bong, lumalabas na, sabi nga ni Kabusiness, marunong na siyang magbiro. Nagugulat sila sa behavior ni Bong. At doon sa katanungan kung bakit mo ako minahal, ito naman ang nakakakilig na sagot ni Claresa. Kasi nakita ko mabait ka. Tapos, alam mo Bong, ang dami kong hinahanap sa lalaki. Gwapo naman sila, pintura, mabait. Pero hindi ko makita yung nahanap sa inuwi. Ayan. Hindi ko nakita yung hinahanap ko sa iyo. Maraming, sabi ni Claresa, marami siyang napagdaanan, maraming manliligaw, no? Marami siyang nakitang mga lalaki, mga gwapo nga, pero hindi ko nakita yung hinahanap ko sa iyo. Ito namang tinuturan ni Claresa ay total acceptance. Kung ito ay sinasabi ni Claresa, hindi lang sa kanyang bibig, kundi
mula sa kaibuturan ng kanyang puso. This is a total acceptance sa pagkatao ni Bong. At ito ay isang magandang indicator na magiging maganda ang kalagayan ni Bong. Kasi ang taong, sabi ko nga noon sa mga previous na mga reaction ko, ang makakapagbigay lang ng pagbabago kay Bong, yung tatanggapin yung kanyang buong pagkatao mula sa kanyang pinagdaanan. Yung tatanggapin yung kanyang nakaraan at tutulungan siyang baguhin ito. Sa pag-uusap na ito mga kaibigan, marami silang mga nabanggit na pwedeng makapagbigay pa lalo ng pagbabago o tuluyang pagbabago kay Bong. Sabi nga ni Clarissa, kapag tayo na, dapat hindi ka papasok sa Linggo dahil sama tayong magsisimba. Magandang punto yan para at least yung spiritual needs ni Bong, yung kanyang buhay ay masuplayan, matugunan. Malaking factor yan na hininiwala tayo na ang taong may takot sa Diyos ay patuloy na gumagawa ng kabutihan. Although, nakita natin na mabuting tao si Bong. Minsan pasaway, pero iyan ay dahil sa mayroon siyang itinatago. Yung likas na mahihain si Bong, ayaw niyang maging pabigat. Sabi nga niya, nung tinanong siya, sino ang mahal mo? Sabi niya, si Mr. and Mrs. Kabisnes. Pero yung mga ginagawa niya noon, nauunawaan natin na ayaw lang niyang maging pabigat. At hindi nga siya, dahil hindi siya open, kusa na lang siyang gumagawa ng hakbang. Pero ngayon, magandang indicator na ito. Hindi ho pangkaraniwan sa mga tinuturan ni Bong ang ganitong klaseng katanungan. Isang katanungan na nagsisiguro para sa kanya. Kasiguruhan para sa kanyang sarili na nais niyang marinig mula kay Clarissa. Ano nga ba ang estado at tunay na katayuan niya sa puso ni Clarissa? At syempre, magulat ka, di ba? Bakit mo nga ba ako minahal? Hindi pangkaraniwan yun. Hindi pangkaraniwang katanungan. Kaya nga nung narinig ko ito, sabi ko, mas dito ako tutulak. Mas dito ko i-highlight ang aking reaksyon. Nakakakilig mga kaibigan, at syempre sa lahat ng ating mga ka-business family, nakakatuwa itong telenovela at kasaysayan ni Bong. For the first time, dito na magiging ganap yung kanyang pagbabago. Tama nga ang sinabi, katulad ng sinasabi natin, na mayroon lang dapat isang tao na makakaunawa, makakaintindi sa kalagayan ni Bong at tatanggapin niya, yakapin ang kanyang nakaraan at siguradong magtutulak ito para sa pagbabago ni Bong. Dasal natin mga kaibigan na sana along the way, sapagkat marami silang mga pagdadaanan, ay malampasan nila ang mga hamon at pagsubok sa buhay. Pero maswerte ito silang dalawa, alam niyo kung bakit, dahil mayroon silang matibay na haligi at gabay, at yan ay si Mr. and Mrs. Kabisnes. Well mga kaibigan, comment down below kung kayo po ay kinilig, kung ano po ang inyong opinion dito po sa pag-uusap nito. Nasa baba po ang link, ang kabuuang video ito, para po masigit ninyong maunawaan. And syempre, dokunik po tayo at follow natin si Mr. Kabisnes. I-follow po natin, of course. And syempre mga kaibigan, i-follow din po natin si Papa Dance. And of course, bago po tayo magtapos mga kaibigan, huwag po natin sana natin kalimutan ang isang channel na nagbibigay saya sa araw-araw sa tuwing alas 5. Ito po ang Sisley Channel. Kasama natin ang ating mga Team Colette's Artist, of course, ang ating mga Team Colette Bingo Natex, at syempre ang ating mga kasama sa Team Colette. Magandang araw po mga kaibigan. Ako po si Taong Gila. Hanggang sa muli. Hanggang sa susunod na reaction video. Bye-bye. Pansamantala.